So dito pala yung hotel na pinagstihan namin sa Maynila. Ito yung City Garden Grand Hotel in Makati. Sobrang ganda ng hotel. So malapit sa lahat, like bars, restaurants, shopping malls. So lahat talaga ng gusto mong gawin ay malapit lang dito sa hotel na to. So pumunta kami ng Manila for one day and one night lang kasi nag-travel kami from New Zealand to Australia and then Australia to Philippines and then one night in Philippines and then one night in Manila and then pumunta kami ng Surigao, which is my province. So nag-travel na naman kami kinaumagahan. Kaya talagang short time lang kami sa Maynila. Is parang kinat off lang namin yung travel namin dahil sa sobrang haba from New Zealand to Australia and then Australia to Philippines. So anyway, dito kami sa Makati nga nagstay at yung bedroom naman namin ay sobrang lucky. And then nasa 26th floor kami ata, no, 27th. Ayan, so ito yung view. As you can see, talagang nakakalula. But isa lang masasabi ko dito, maganda yung hotel, but yung nasa ano talaga, yung nasa paligid ng lugar is hindi siya masyadong crowded, masyadong magulo. But never mind, kasi yun naman talaga yung purpose namin is pumunta ng Manila para mag-aliw. So, masaya naman. In fairness, masaya naman kami. So, napuntahan namin yung mga gusto naming puntahan. Like, ito yung famous na parang Venice, Italy sa Pilipinas. I think this is in somewhere in Manila. I forgot the name. Nakalimutan kong pangalan. Pero yan yung alam naman ng lahat. Alam nila kung saan to at kilala. Comment down below kung anong lugar to, nakalimutan ko. But anyway, ang ganda-ganda ng lugar, ang linis, ang daming restaurant, tapos may shopping mall, may shopping center din. So talagang ang daming pwedeng gawin dito. We were actually thinking na sumakay dun sa boat. Mayroong boat dun, pero parang hindi na namin, wala namang oras, kumbaga. So ayan, ang ganda ng Christmas lights. Talagang Paskong-Pasko na sa Pilipinas. So, pumunta kami ng Taguig sa BGC dahil ang purpose namin talaga is maghanap ng restaurant na masarap na pagkain. Yung talagang, yung hinahanap namin na pagkain. Filipino food, yung hinahanap namin. So, dahil nga parang gabi na ata eh, wala na masyadong open na restaurant that time. So, naligaw kami. Pumunta kami dun sa part ng BGC na halos wala ng tao. Kasi hindi kasi namin alam na talagang malaki pala itong BGC. So ayan, so wala kaming magawa at naligaw nga kami. So dito kami napunta sa isang napakagandang club. Expensive actually. Mahal yung entrance. Tapos ayan, may mga sumasayaw-sayaw dyan. Nag-entertain. Tapos may maraming bouncer. Parang nakaka-intimidate yung lugar. Pero nung pagpasok namin, sobrang bait ng lahat ng staff. Tapos hindi siya masyadong maraming tao. Hindi crowded. So talagang ilang tables lang yung occupied nung gabing yun. So ayan, may mga entertainer. Talagang hindi kami pinapabayaan ng mga waiter. Sobrang bait ng mga waiter talaga. Ang sarap ng sisig nila, sobra. Yung parang, ang daming sisig ko na natikman, pero ito talaga sobrang sarap ng sisig nila. Medyo may kamahalan, pero syempre pag nasa holiday tayo, i-enjoy na lang natin. Huwag na nating isipin yung kung magkano. As long as kaya naman sa budget. So nag-order ako ng sisig and then fried chicken. Yan, so yung mga babaeng magaganda. Ayan, sila yung sumasayaw. Itong mga bouncer talagang sobrang bait. Every time pupunta ka ng toilet, para mag-CR obviously, talagang sinasamahan ka nila. Yung parang
may personal bodyguard ka, nakakahiya talaga sobra. Pero alam mo yung parang feeling mo safe ka dahil hindi ka nila pinapabayaan. So talagang ihatid ka sa CR, sa labas, maghintay sila sa labas tapos pabalik ng table mo. Andun pa rin sila. Ayan. Siyempre, ayan na naman tayo. Shot. Hindi pwedeng wala. So, ayan. Alam mo, sobrang mahal ng shots nila dyan. Ewan ko ba, pero again, hindi ko na lang iniisip yung magkano dahil sobrang saya ko talaga nung gabing yun. Kami lang dalawa ng partner ko, ako at saka si David. So, as you can see, hindi siya talaga busy. I think that is Wednesday or Thursday. Yeah, Thursday yan. So, pumunta kami ng Thursday night. Ang sobrang ganda ng lights. Light at grabe. Yung music, sobrang ganda. Alam mo yung parang perfect. Nung pagpasok mo pa lang yung ambience. Pagpasok mo pa lang yung mga nag-a-assist sa you outside. Talagang sobrang bait. Tapos yung mga waiter, yung mga bouncer. And then, yung drinks, yung pagkain, talagang sobrang sarap. At saka, masaya lang talaga yung gabi namin na talagang walang problema at all. So, talagang na-enjoy namin ang buong gabi. So, ayan, sobrang ganda talaga ng light nila. Light. Tapos may mga nakilala kami dyan na mga from other countries na nagiinuman din. Tapos yung isa sa kanila ay DJ. Tumutugtog din siya. Yan Pinay siya, si Maya. I think parang sikat siya dyan sa bar na yan. Sobrang bait nila. Sobrang bait. So, may mga iba't ibang lahi na nasa loob ng bar na yan. Kaya, masaya. Sobrang saya. Talaga. And then, so walang katapusang talagang party, walang katapusang, sobrang ganda ng lights nila, talagang hindi tinipid. Kaya no wonder yung entrance fee talaga ay mahal din. Pero in fairness, hindi kami pinabayad ng, ito ha, napansin ko, dahil may kasama akong puti. So hindi kami pinabayad ng entrance fee. Talagang walang entrance fee ng gabing yun. So, ang ginawa na lang namin is, nag-order na lang kami ng food and maraming drinks. Kaya, ayun, lasing. So, ito na nga, pauwi na kami. Galing na kami ng party. And then, ang ganda talaga ng Pilipinas. Sobra. Every Christmas, I think, ganito yung makikita mo. Ibang-iba talaga sa ibang bansa na kung, especially dito sa amin. Dito sa amin sa UK, ibang-iba talaga. Pasko dito, alam mo naman. Alam nyo naman na pag nasa abroad, iba yung Pasko. Anyway, it doesn't matter. So, ayan, bumalik na naman kami dun sa canal, sa Venice, parang Manila. Ewan ko, basta I forgot the name. Basta sabi ko, David, balik tayo ulit dun. Kasi parang yung malapit lang yung sa hotel namin. Ay, hindi naman siya mas malapit kasi nasa Makati kami eh. Pero nagagandahan talaga ako sa lugar na to. Parang, ang saya, masarap sa mata, masarap sa... Parang may peace of mind ako dyan. Every time makikita, especially my water. So, ayun na nga. So, naglalakad-lakad lang kami dyan. Tapos, naghahanap kami ng pagkain na naman. Ayan, may mga nakikita kayong nagpipicture-picture dyan. Talagang mga lovebirds. Yan. Sobrang ganda. At saka, parang... Tahimik din. Wala, hindi masyadong busy nung araw na yun pagpunta namin. Ayan, so, bumalik kami noon before kami aalis papunta ng Mindanao. Kaya, ayan, namimili kami ng mga pasalubong o kaya kung ano-ano na lang, picture-picture, ganun. So, masaya. Yes, masaya talaga, sobra. So, yan, masaya talaga yung partner ko dyan. Gustong-gusto niya sa Pilipinas talaga. Parang ayaw na nga niya bumalik dito sa England. Pero sabi ko sa kanya, wala kang magagawa. Kailangan natin bumalik sa amin sa England. So, anyways, ayan. Nag-vlog-vlog ako dyan. Charot-charot sa pag-vlog. Itong hagdanan na to, hinahanap namin. Ang tagal namin makita. Sobrang ganda pa naman ang hagdanan nila. So, ayan.
Ewan ko ano mga pinagsasabi ko dyan. So anyway, ayan. Sobrang, sobrang ganda ng lugar. Hindi, naghanap kami ng pagkain para lunch. At parang may nahanap ako. Gustong-gusto ko talaga yung ano, kung alam niyo yung Kuya Jay na restaurant. Yan. Magandang restaurant yan talaga. Pero parang nadismaya talaga ako sobra nung naserve na yung pagkain. Dahil hindi namin in-expect na yung in-order namin ay hindi ganun talaga yung lumabas. Kumbaga. So, nag-order ako ng banana shake. I mean, mango shake. And then, sa isa naman ay cucumber. In fairness, masarap naman yung ano nila. Mango shake na ginawa. Hindi masyadong matamis. So, ayan. Diba? Iniintay lang lang namin. So, yung pagkain pala, yan. Ayan, na-serve na yung pagkain. So, nag-order ako talaga ng, I thought yung crispy pata na malaki yung crispy pata kasi normally malaki yung crispy pata nila. Pero yung yun na-serve. So, meron akong plain rice and then garlic rice. Ang doon ako na-dismaya sa parang ginataang manok nila na sobrang, alam mo yung galing sa freezer na nilagay lang sa microwave tapos hindi siya talagang mainit na mainit. Sobrang lamig. Ang mainit lang dyan is yung balat. But inside the chicken is really cold. Kaya talagang na-disappoint kami. Ayan. Tapos dalawang ano lang siya. Dalawang maliit na hiwa ng manok. Yun lang. And then meron kami scallops na in order. Okay lang. Hindi siya masyadong special. So dito ako nag-enjoy sa belly tuna. Dahil in fairness naman, masarap, mainit, sakto yung pagkaluto. So, doon talaga ako nasarapan. Pero yung chicken, and then yung, ano, yung scallops, and then yung crispy pata, parang hindi talaga ako satisfied doon. Pero never mind, ganun talaga, hindi mo naman makukuha lahat. So, yun lang naman. But the rest naman, nag-enjoy naman kami so far sa place. And then, yung ano, yung sa bar, lahat ng experience namin in one day and one night sa Pilipinas, I mean sa Manila, I should say ano naman, worth it naman. And again, hindi mo naman makukuha lahat ng mga in-expect mo, so wala nang problema. So ayan, pumunta kami ng baba para mag-grocery. Ang ganda ng lugar nila. So bumili, nakabalik na kami ng hotel. So ito yung hotel namin at night, na sobrang ganda talaga. Yung lights, nasa rooftop pala kami nito. Dahil parang may live band ata nun. Kaya pumunta kami doon, nagwa-wine-wine, ganun. Sobrang ganda, super, super ganda ng view during night. Kaya, worth it. Worth it. Merong mga konting sablay pero the rest, thank you.